Update. Pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, ako po si Abby Malanday. News update! At narito na headlines para sa news update ng October 28, 2022 araw ng Biyernes. Ang bagyong Paeng napanatili ang lakas. Signal number 2 nakataas na sa 24 na lugar sa bansa. Executive order ukos sa optional na pagsuot ng face mask sa indoor at outdoor spaces. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa produktong petrolyo, asahan na naman sa susunod na linggo. Ang tauhan ng MMDA, nakakalat na sa lansangan ngayong undas. Ang Department of Health may ipaalala sa mga dadalaw sa puntod. Ang Mall R sa Metro Manila ngayong undas, babaguhin na simula sa Nobyembre. Balita sa Ibayong Dagat, Pinoy tennis player na si Alex Ayala, abante na sa quarterfinals ng WTA 4th year sa France. Ang pampalakasan, isa patay apat sugatan sa pananaksak sa Italy. News update! At sa detalye ng ating mga balita ngayong Biyernes ng gabi na ibinabala ng PAGASA na magiging maulan ang panahon ngayong weekend na sasabayan ng pagmaha at landslide dahil sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Ito'y matas lalo pang lumakas ang Bagyong Paeng na huling namataan sa layong 180 kilometers silangan ng Katarmar Northern Zamar. Batay sa huling update ng PAGASA kaninang alas 5 ng hapon, taglay pa rin ang Bagyong Paeng ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour na kumikilos pa kanluran. Dahil sa bagyo, nakataas na ang signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon, kabilang na ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama na ang Tikaw Island at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon kasama ng Pulilio Islands, southern portion ng Aurora, southeastern portion ng Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, ang Rizal, Bulacan, eastern portion ng Pampanga, northern at central portions ng Oriental Mindoro at Romblon. Signal number 2 din sa ilang lugar sa Visayas kasama ng Northern Samar, ang Eastern Samar, Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Samantala, nakataas naman ang signal number 1 sa maraming lugar sa bansa lalo na sa Luzon, kabilang na ang Nueva Vizcaya, ang Quirino, central at southern portions ng Isabela, ang Ipogao, Benguet, Mountain Province, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Bataan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Pampanga, Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Islands, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, Calamian Islands, Cuyo Islands, at nalalabing bahagi ng Nueva Ecija. Sa Visayas naman, ang mga lugar na nakasailalim sa signal number 1 sa bagyo ay ang Southern Leyte, ang Cebu, kasama na ang Bantayan at Camotes Islands, ang Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, ang Guimaras, Aklan, at Dike, Capiz, Iloilo, Siquijor at nalalabing bahagi ng Leyte. Signal number 1 din sa ilang lugar sa Mindanao kabilang na Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bucas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin at eastern portion ng Misamis Oriental. Ngayong gabi inaasahang magalang follow dadaan ang bagyo sa Northern Samar bago ito magtungo sa Bicol Region sa Sabado ng umaga. Nagpatupad na ng kanselasyon ng klase ang ilang lugar sa bansa bukas October 29 dahil sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Kabilang dito ang Cavite City na nagkansela na ng pasok sa lahat ng level, pampubliko man o privado. Wala ring pasok sa Marikina City at Pasig City sa lahat ng level, pampubliko man o privado dahil sa sama ng panahon. Para sa iba pang lugar na walang pasok, manatili po kayo nakantabay dito sa DWIZ 882.
Inaasahan namang magpapakawala ng tubig ang magat ng bukas October 29, 2022. Ito'y bilang paghahanda sa bagyong Paeng. Pinapanatili na naturang bagyo ang lakas nito habang dinadaanan ng ilang lugar sa Pilipinas. Ang magat na may isa sa pinakamalaking dam na matatagpuan sa Pilipinas. Kinansela naman ng Department of Social Welfare and Development o yung DSWD ang lahat ng leave at long weekend plans sa mga opisyal at staff ng regional offices. Ito'y bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Paeng. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulpo na naka-red alert na ang ahensya kaya dapat nakatulong sa pagtulong sa mga maapektuhang individual. Tiniyak naman ng kalihim sa publiko na handa ang DSWD sa pagbibigay ng assistance mapapera man o in-kind. Umalo naman sa 31 kataong na italang nasawi sa Maguindanao sa gitna ng pananalasayan ng Bagyong Paeng. Ayon kay Nagib Sinalimbo, Minister ng Warm Interior and Local Government, 16 sa mga nasawi ay nagmula sa bayan ng Datu Odin Sinsuat, 10 sa Datu Blati Sinsuat at 5 sa Upi. Iniulat naman ni Sinalimbo na 7 katao din ang nawawala sa Datu Bla dahil sa bagyo. Hindi pa pinangalanan ng mga nasawi na karamihan ay nalunod bunsod ng bahada sa malakas na ulan na nagdulot pa ng landslides. Nakakabigla naman para kay Sinalimbo ang nangyari, lalo't hindi gaanong bahain ang lugar. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, ganap ng isang batas ang voluntaryong pagsuot ng face mask sa indoor at outdoor spaces. Ito'y matas na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 07 na may kaugnayan dito. Gayunman, nilinaw sa deliklaban ni Pangulong Marcos na mandatory pa rin ang pagsuot ng face mask sa mga healthcare facilities, medical transport vehicles at public transportation. Ang EO No. 07 ay pinirmahan ni BBM ngayong araw, October 28, sa pamamagitan niya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. News update. Dapat namang magsagawa muna ng pilot test para sa planong gawing optional na lamang ang pagsuot ng face mask sa indoor places. Ito ang minungkahi ni Department of Health OIC Maria Rosario Bejere upang maayos na masuri kung ihanda ang health system ng bansa. Anya, nais ng kagawaran na mag-pilot test muna sa Nobyembre para sa optional na pagsuot ng face mask kung saan ang Metro Manila ay kabilang sa mga lugar na kanilang iminungkahi dahil mataas ang bilang ng mga nagpabakuna na dito. Panibagong bawas presyo sa petrolyo, asahan na naman sa susunod na linggo. Sinabi na ni Fire Department of Energy Oil Industry Management Bureau ni OIMB Director Rino Abad na nasa 60 hanggang 75 sentimo ang bawas presyo sa kadelitro ng diesel. Habang 30 hanggang 60 sentimo naman sa tampiyas ang tapiyas sa kadelitro ng gasolina. Samantala, karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya na langis ang oil price adjustment tuwing Lunes o sa mismong araw na ipapatupad ito. Naglabas naman ang ilang paalala ng ang DOH para maging ligtas ang pagunita ng Undas 2022 sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Sinilabas na abiso ng kagawaran, planuhin ng mas maaga ang pagbisita at mas mainam na pumunta ng maaga sa mga sementeryo o simbahan. Maliban dito, huwag ding sumabay sa pagdagsa ng mga tao. Hanggat maaari, huwag nang magsama ng mga bata, senior citizens, buntis at miyembro ng pamilya na may karamdaman. Maiging siguraduhin malinis at maayos ang preparasyon ng mga pagkaing dadalhin sa sementeryo kung saan magdala rin ng payong, kapote, extra face mask, damit, alcohol, pamunas at sapat na tubig sa araw mismo ng undas. Payo pa ng Department of Health mainam na tanging fully vaccinated at mga natulukan na ng booster shots ang pumunta o isama sa sementeryo. Naka-deploy naman ang nasa 300 personnel ng Metropolitan Manila Development Authority o yung MMDA sa mga lansangan at mga pangunahing sementeryo. Maliban dito, nasa 1,500 naman ang kanilang personnel ang nakatakdang mga siwas sa trapiko sa mga terminal ng bus at sa iba't ibang mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila. Ayon kay Attorney Melissa Calunangan, tagapagsalita ng MMDA na bukod pa ito sa iba pang mga
katauhan nila na naka-standby para sa rescue operation sa oras ng aksidente. Sinabi pa ng opisyal na tutulong din ang kanilang mga tauhan sa mga lokal na pamahalaan para sa pag-aayos ng daloy ng trapiko. Babaguhin naman ang Mall R sa National Capital Region o NCR para sa nalalapit na holiday season. Ay kay Mel Karunungan, tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority, magbabukas na ang mall sa NCR alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi tuwing weekdays. Magsimula ang nasabing Mall R sa November 14 hanggang January 6, 2022. Pinalalahanan naman ni Karunungan ang mga malls na magpapatupad ng sa weekend na abisuhan ng MMDA para magabayan sa idudulot na itong bigat sa daloy ng trapiko. Nakatakda namang ilabas sa Department of Justice o DOJ bukas, October 29, ang resulta ng second autopsy sa labi ng inmate sa New Bilibid Prison na middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabaso o mas kilala bilang Percy Lapid. Matapos ito na mag-request kay Justice Secretary Dominic Labano na force si Dr. Raquel Fortun para makumpleto ang autopsy report sa katawan ni June Globa Villamor. Sinabi ni Labano na ilalabas ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang natulang report sa isang press briefing bukas. Nabatid na ipinakita sa first autopsy report na isinigawa sa National Bureau of Investigation na may heart hemorrhage at walang nakitang bakas ng physical injuries ang katawan ng naturang middleman. News update. Balita sa ibang bansa. Isang kataong patay habang apatong sugatan sa nangyaring stabbing sa supermarket malapit sa Milan, Italy. Batay sa ulat, namatay ang isang kahera ng Carrefour sa supermarket matapos itong saksaki ng isang lalaki. Habang kabilang naman sa nasugatan ang football player na kinilalang si Pablo Mari, tiniyak naman ang mga otoridad na ligtas na sa matinding peligro ang naturang football player. Napag-alamang nagsigawan ang mga tao sa loob ng supermarket nang sumalakay ang suspect sa loob nito. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect matapos maaresto ng mga pulis. Sa sports! Umabante na sa quarterfinals ng WTA 4th Tiers of France ang Pilipina tennis ace na si Alex Ayala. Ito yung matas matalo ni Ayala si Vitalia Dayachenko ng Russia. Samantala na nakatakda namang makaharap ng Pinay tennis player kung sino ang mananalo sa pagitan ni na Anna Konju ng Croatia at Xin Yu Wang ng China. Balita na kalap ng aming himpilan sa oras na ito. Muli ako po si Abby Malanday para sa news update. Magandang gabi. Sumain niyo ang mga balita sa news update. Muling sa inyo ang 15 minutong balitaan dito sa DWIZ 882. Lunes hanggang Biyernes. News update.